Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Humanda ka na ngayon. Dahil ako si Soji Okita. Ang kalaban mo. Saka na lang! Paulit-ulit eh! Ako si Koguro Mori! At di ko basta nadidispatcha! Ewan ko sa'yo, baliw! Extra ka lang dito, hindi ba? Sige! Take ulit! Okay, places mo! Ulitin natin yung isa na! Highlightsin ko to eh! Eto, nakasulat dito yun eh! Ikaw ang bida dito! Ang bakasyon ni Ryoma! Ayos ah, ikaw talaga ang tinutukoy sa poster? Eh, ewan ko sa'yo! Ikaw nga, samurai boy lang eh! Ang alam ko lang, may pangarap ako. At hindi ako basta susuko. Maapila ako sa direktor. Ah, direk? Bigyan niyo pa ako ng chance? Isa na lang po. Pangako, gagalingan ko. Long time no text. Alam mo na sumali si Heiji sa Kendo Contest? May talent scout na nakadiscover sa kanya para sa isang pelikula. Kaya ngayon, nandito kami sa Kyoto. Nagsushooting. Bakit hindi daw ako dumalaw dun sa shooting? Mukhang exciting. Gusto mo sumama, Shinichi? Pwede tayo mag-plane papunta doon. Ano ba? Ika naman. Ano bang pake ko sa shooting na yan? Kunwari ka pa. Interesado ko naman talaga sa mga ginagawa ni Heiji, no? Ewan, assuming ka. Siyak ka na nga. Wala yun. Sandali ko lang inalutas. Teka, pwede bang pa-autograph kami? Saan ka picture din? Next time na lang, ha? Okay. Hindi ka pala interesado sa shooting. Kasi mas interesado ka sa mga fans mo. Ganun ba? Anong sinasabi mo dyan? Kaya mo tinatanggihan yung invitation ng kababata mo. Kasi mas gusto mong pumirma ng autograph. Ay, oo na. Sige na, sige na. Sasama na ako. Ah, pasipa pala. Pero may nangyari. Nung mismong araw na namasyal kami sa amusement park ng kababata akong si Ran, may nakita akong kahinahinalang lalaki na may ginagawang hindi maganda. Ang masama pa, pinainom nila ako ng laso na tinatawag na APTX4869. At pagising ko, lumiit na ang buong katawan ko. Pero oras na malaman ng Black Organization na buhay pa si Shinichi Kudo, siguradong sasaktan nila ang mga mahal ko sa buhay. Kaya pinalitan ko ang pangalan ko ng Conan Edugawa habang naghahanap ako ng impormasyon tungkol sa kanila. Pero sandali lang, nangyari nga pala ang kwentong to bago pa ako naging si Conan Edugawa. Ewan ko po. Excuse. Pasensya na po. Lumapit sa katawan?
Suffocation sa hinang, cervical spinal cord injury ang cause of death. At ang murder weapon, pinatulis na dulo ng isang mapurol na bagay. Yung parang kagaya ng sa ice pick. Kapag tinamaan dito ang isang tao, sa respiratory center ng medala, nawawasak ang respiratory pathway kaya hindi man lang mamamalaya ng iba, meron na palang mamamatay dahil hindi makahinga. Pero bago pa mangyari yun, pinamoy na ang biktima ng chemicals kaya posible na nakoma muna siya bago siya pinaslang. Huwag kayong mag-alala. Dahil sigurado ako na kasama pa rin natin sa plane yung kriminal. Teka! Sino ka ba? Oo nga. At anong karapatan mong makialam sa crime scene? Ako si Shinichi Kudo. Isang detective. At yun nga ang unang kasong hinawakan ng high school student na si Shinichi Kudo. Ang biktima ay si Kazuhiro Otaka, 29. Isang professional photographer siya. 6 months ago, nabasa ko sa diaryo na nanalo siya ng Press Photo Award. Bago ko malimutan, yung passport niya nasa loob ng bulsa ng vest niya. Mukhang mahalaga sa kanya yan, kaya doon niya yan nilagay. Excuse me lang bata, pero police work na yung pinakikialaman mo! Hindi ka dapat nakikialam! Miss, pipicturean ko sana yung crime scene. May camera ka bang pwede ko mayroon? Opo. Huwag na, nakunan ko na sa phone ko. Shinichi? Base sa kulay ng bangkay, tsaka sa tigas ng panga niya, masasabi ko na may 2 oras na rin mula nung namatay siya. Wala kang basihan para masabi ang bagay na yan. Tatlong bagay. Una sa lahat, kahit may nakita akong marka ng dugo sa pader sa likod ng bangkay, walang kahit anong bakas na nakadikit sa damit niya. Pangalawa, may mas mababaw na sugat sa baba lang ng sugat. Mukhang nahiwain sa talim ng kung ano. At pangatlo, napansin kong basa yung loob na bahagi ng bulsa niya sa pantalon. Kahit pa pinasok niya ang basang kamay niya doon, hindi dapat ganun kabasa yun. Aray ko, tumigil ka na nga. Eh bakit mo naman ako binato? Sinabi ko na sa'yo, police work to, hindi laro lang. Para na rin makakuha ng mga witness laban sa mga kahinahinalang tao, pwede bang pakitawag ang mga pasahero? Hindi na kailangan gawin yun. Meron lang 4 na suspect. Shinichi, ano ba? Bakit ba nakikialam ka dyan sa kaso? High school student ka lang, okay? Paano mo nasabing 4 lang ang suspect? Dito ako nakaupo, sa may bandang likuran. Lahat na lang si CR, nadadaanan ako dahil wala namang iba sa likod ko. At base sa estimated time of death ng biktima, ang bilang ng nag-CR ay 4 lang. Nakita ko mga mukha nila, makikilala ko sila agad. Huwag mong sabihin, hindi ka man lang nakatulog. Oo, ganoon na nga. Hindi kasi ako makatulog pag sa biyahe. Ay, iwan. Paano ko makakatulog sa iyo? Hindi nga ako mapakalo sa upuan ko eh. Ha? May sinabi ka? Ha? Wala. Wala lang yun. Sige, mukhang marami kang ang alam. Ituro mo sa amin ang 4 na suspect mo. Sisiw lang yun. Teka, nasa na ba yung 4 na yun kanina? Itong babaeng to, tsaka yung babaeng katabi niya. Kasama rin itong mamang nasa kabila ng aisle. Pati na rin itong foreigner na nasa harapan nila. Ayon dito, si Mr. Otaka. Dito nakaupo. Kung gano'n, lahat pala sila nakapalibot sa biktima. Biktima? Anong sinasabi niyo? Teka. Kayong 4, pwede bang sumama muna kayo sa amin malapit sa restroom? Doon na natin ito pag-usapan. Hindi! Kasi hirap! Kasi hirap! Bakit? Bakit? Sir, sino po kayo? Kasama ko itong 2 babae. Photographer din ako. Teka, pwede ko ba malaman na nangyari sa kanya? Sige, mukha namang concerned ka sa biktima. Lahat kayo dito nakapwesto malapit sa biktima. Pwede bang malaman kung anong relasyon nyo sa kanya? Ako, hindi ko siya kaano-ano. Ordinaryong empleyado lang ako na nasa business trip. Kami naman itong si Mr. Saginuma. Kasama namin bumabiyahe si Mr. Otaka bilang mga kaibigan. Itong si Sugumi naman. Siya ang girlfriend ni Mr. Otaka. Habang itong isa pang suspect, foreigner naman. Marunong ka ba mag-English? Marunong konti. Teka, ano nga ba yung... What was your relationship to the victim? It's my first time to see him. I just came to Japan to buy artwork. Thanks. Hindi daw niya kakilala yung biktima. Nasa bansa lang siya para bumili ng artwork. Salamat, bata.
Parang naaalala ko nga siya. Sigurado ako na mabibenta natin itong negatives ng mahal. Makakapagbakasyon tayo kahit saan. Ang swerte mo talaga sa boyfriend mo, hindi ba? Ano ka ba, Kasuhiro? Huwag ka namang maingay. Ha? Pwede bang hinahan mo ang boses mo? Eh kasi marami nang natutulog. Ah, pasensya na. Sa susunod, tatahimik na ako! Kasuhiro, umayos ka naman. Oo, oh, sige na. Tatahimik na ako. Ang init ng ulo niyo, ha? Di ba, Noboru? Ano ba yan? Nakakabagot talaga itong pasama. Ay, makatulog na nga lang. Baka nga pinas lang siya dahil dun sa negatives niya. Pero wala namang negatives na nahanap sa katawan ng biktima eh. Wala? Sigurado akong nasa loob yun ang bulsa ng vest niya. Alam ko na. Siguradong kinuha na yun ng kriminal. Sandali nga. Pwede bang ikwento niyo sa amin kung anong naabutan niyo nung pumunta kayo sa CR kanina? Nakapag-CR ako ng walang problema kanina. Pagbalik ko, nandito pa ang boyfriend ko. Medyo masama ang pakiramdam ko nun, kaya tumawag ako ng attendant. May ikutulong ako sa inyo, ma'am? Oh, sorry, miss, ha? May gamot kayo para sa hilo dyan. Meron. Ikukuha lang kita. Nakita ko rin yung biktima nung pumunta ako sa kabilang aisle kanina. Teka, ano naman ang ginagawa niyo dun sa kabilang aisle, sir? Hindi na kasi ako makatulog, kaya naglakad-lakad ako. Sorry sa abala, miss, ha? Nagising kasi ako dahil doon sa maingay na pasahero malapit sa upuan ko. Ayun, yung lalaking yun. Yun yung sandaling humihingi si Tsugumi ng gamot. Napansin ko pa yung biktima sa upuan niya. Pagkatapos nun, saka lang ako nag-CR. Ako naman, nagising na lang ako nung nagdala na ng gamot yung attendant para kay Tsugumi. Pero nung oras na yun, wala niya sa ice ka lang. Ininom mo ba yung gamot na binigay ko sa'yo kanina? Oo. Bakit ka lang? Si Noburo naman uminom din ng gamot. Pero sa kanya mukhang effective. Gusto mo magpalit tayo ng upuan? Baka kung dito sa bintana, gumaan ang pakiramdam mo, ha? Sige. Salamat, Chizuru. Excuse me, para sa kanya yung gamot. Ah, pakiabot na lang. Salamat. Eto. Thank you, ha? Teka. Si Kasuhiro. Ah, kanina lang nandyan siya eh. Baka nag-CR. Parang ang tagal niya. Sakto naman na kailangan ko rin mag-CR na isang yun. Kung ganun, masasabi natin nag-CR si Mr. Otaka. Matapos manghingi ng gamot si Tsugumi at bago dalhin sa kanya ng attendant yung gamot, hindi ba? Pagkatapos nun, Miss Chizuru, ano nangyari nung pumunta ka sa CR? Teka lang ah, hindi ko siya pinaslang. Katunayan nga, nung pumunta ako sa CR, buhay pa siya, walang duda yan. Kinatok ko siya para kumusta yun siya. At kumusta ka lang siya. Paano mo nalaman kung anong cubicle ang pinasukan niya? Ha? Eh kasi, nag-iisa lang naman yung cubicle na occupied. Malamang yun na yun. Okay, isang tao na lang ang natitira. When were you in the bathroom? I don't remember what time it was. Hindi daw niya matandaan kung anong oras yun. Ayos ka lang? Kasi ang tapang nung kulong na ginamit niya. Narinig na natin ngayon ang kwento ng lahat ng nag-CR. Teka, may isa pa tayong nakalimutan. Dahil may isa pang taong tumayo para mag-CR kanina. Ikaw yun, mister! Ha? Ako? Tulog kaya ako? Anong problema mo dyan? Nakaupo ka dun mismo sa likod ng pwesto ni Mr. Otaka, tama ba? Nung makita kong natutulog si Mr. Otaka, walang nakapwesto sa pwesto mo. Sa madaling salita, tumayo ka rin mula sa upuan mo para mag-CR! Tama na nga kalukonin! Hindi nga ako kasama dun sa apat na suspect na nag-CR eh! Di ba? Ha? Ikaw? Nako, teka. Ano ka ba naman? Dapat maging sigurado ka, no? Kaya lang, medyo na-distract ako sandali nun eh. Na-distract? Kung may dapat sisihin, ay... Naku naman! Hindi ba dapat? Hinahanap nyo na yung negative? O kaya yung murder weapon? Kung sa bagay, may punto ka nga dyan. O sige, lahat kayo sasailalim sa physical exam, pati na ang mga gamit nyo. Kasama ka na rin. Ha? Pati ako? Bakit, sir? May problema? Okay, ang mga ito naman, mga gamit ni Miss Tsugumi. Nandito ang passport niya, tsaka wallet.
Ito may sewing kit din na may maliit na gunting. Pero imposible namang makapas lang ng tao ang isang to. Na-check niyo na ba ang laman ng ballpen niya? Hmm? Pwede kasing magtago ng deadly weapon sa loob nun. Sa loob? Oo, tama. Sige, buti pa, i-check din natin yan. Oh yeah. Wala. Ha? Normal na ballpen lang. Okay, ang sunod naman. Oh, tama. Okay, Mr. Edward. Meron ditong checkbook na inisyo ng American National Bank. Ikaw na nga magtanong sa kanya. Where are you going to use this checkbook for? I brought it to buy pieces at a Japanese auction. Collecting artwork is a hobby of mine. Unfortunately, it was all junk and a waste of time. Para daw yan sa artwork na bibilihin niya pero di niya nagamit. I can tell you, you have a great sense of art from that beautiful watch. Can I take a look? Oh, sure. Kahit na sobrang lakas ng amoy ng kulon mula sa leeg niya, wala man lang konti dito sa braso niya. Hindi kaya siya naglagay dito. Thanks. Okay, ang susunod naman... Yung sa'yo, Mr. Saginuma. Ayan, pakasaya ka sana. At dito pa. Hindi ba parang ang dami mo yatang gamot na pang-kontrahilo, Mr. Saginuma? Eh, sa madali ako mahilo eh. Uminom din yan ito mga kasama kong babae. Oo. Sandali lang. Negatives ba ito? O, anong problema dyan? Photographer ako. Normal lang na may negatives ako, di ba? Yung lalaki may kasamang babae dito. Si American Senator Dixon to, di ba? Ano naman? Hindi ba? Ganyan din ang negatives ni Casuero? Sandali. Ibig sabihin niya lang nawawala sa biktima. At kung nasa iyo ang negatives na yan... Mr. Saginuma, ikaw bang pumaslang sa kanya? Para manakaw ang negatives na yan? Aking negatives to. Magkasama kami ni Casuero nung kunan to. Pero mas pangit naman yung mga kuha niya. Kaya bala ko, unahan siya magbenta sa dyaryo. Nabanggit naman yun ni Casuero, di ba? Teka, inosente ako! Kung ididiin niyo ako dyan, ilabas niyo muna yung murder weapon! Siguradong hawak pa rin yun na may sala! Pero hanggang ngayon, hindi pa yun nahahanap! Oo, kailangan pang tukuyin yung ginamit para paslangin siya. Pero wala nga sa kahit sino sa kanila? Wala nga. Pero may nalimutan tayong mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay? Sa mismo mga gamit ni Mr. Otaka. Yun ang dapat nating tingnan. Okay. Ayan. Alin dito sa dalawang gamit ni Mr. Otaka? Bakit? May problema? Wala. Naalala ko lang na naiwan niya yung bag na yung isang linggo sa studio. Pero nung nakuha niya, may mga laslas na ng kutsilyo. Kaya nga, binilhan ko na lang siya ng bago para sa biyaheng to. Posible kasi na tinago niya yung negatives dun sa una niyang bag, tapos may ibang taong nagtangkang kunin yon kaya nilaslas yung bag. Ah, tama. Paano bang walang pwedeng gamitin dyan bilang murder weapon? Kung sa bagay, ano bang aasahan sa isang high school student na nagpapanggap na detective? Hindi ko maintindihan. Kung hindi mahanap ang murder weapon, hindi ko rin mapapatunayan kung sino pumaslang kay Mr. Otaka. Hindi kaya may nagbigay ng peking testimony? Sa palagay ko, tama ako. Ikaw ang pumaslang sa kanya. Ano? Tumigil ka nga dyan? Kasi nung makita ko siyang humihingi ng gamot doon sa attendant kanina, walang taong nakaupo doon sa silya sa likod ng tulog na si Mr. Otaka. Sandali lang. Ay kasi, nung dinala nung attendant yung gamot, kagigising ko lang noon. At sinoburo, nakita kong tulog siya. Habang si Casuero naman ang wala. O, kita nyo na? Tama na kasinungalingan! Sandali! Kahit yung attendant, nakita niya, di ba? Yes, sir. Kasi, hindi ko talaga siya nakita doon sa upuan. Oy, miss! Ano mo gusto mo sabihin? Tanungin din natin yung attendant na nagdala ng gamot. Noon ba nangingi si Miss Sugumi ng gamot? Sa likod lang ng upuan nila. Napansin mo ba kung nandun siya? Tulog na tulog ako, di ba? Di ba? Sa totoo lang talaga, hindi ko matandaan kung nandun siya. Pero si Mr. Otaka, nandun siya? Yun ang natatandaan ko. Nakasuot pa nga siya ng eye mask, tsaka nakakumot siya. Teka, may tao ba sa harap ni Mr. Otaka? Sa harap? Sa pagkakatanda ko, walang nakaupo doon.
Alam ko na. Isang mga buwan ni Mr. Sabino. Dito na. Sabi ko na eh. Wala nang duda. Siya na nga ang kriminal. Ay, naku. Baka bali, wala na naman yung nakuha mo. Anong wala? Kilala ko na kung sino ang kriminal. Ha? Seryoso? Kailangan ko nalang tukuyin ang murder weapon niya. Ayos ka lang? Ayos lang naman, pero... Ron! Hindi ko sinasadya! Totoo yun! Ikaw, ha? Bakit mo kayo nawakan doon? Hindi ko nga sinasadya yun eh! Pero bakit meron akong ibang napansin? Ayos ko student ang napansin na. Hindi! Chibastos ka! Huwag ka naman ayaw ka! May personal na bagay sana akong gustong itanong sa'yo. Teka, bakit? Ay, pwede ba? Sabihin mo na lang. Kung di ko kailangan, di ko itatanong. Espesyal yung ginagamit ko, okay? Basta meron dun sa ilalim. Alam ko na ngayon. Malinaw na ang lahat. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Malinaw na sa akin ngayon. Kung anong ginamit ng kriminal para wakasan ang buhay niya. Miss Shizuru, totoo ba na sinagot din ng katok ang pagkatok mo sa toilet kanina? Wala namang dahilan para gumawa ako ng kwento, no? Ganito kasi yan, ma'am. Nung pumunta ka sa CR, noong mga oras na yon, patay na si Mr. Otaka. Sa makatuloy... Hindi sinuwalin si Miss Shizuru. Nung kumatok si Miss Shizuru sa CR, may ibang tao sa loob ng cubicle, kasama ang bangkay ni Mr. Otaka. Ha? Nakalimutan niyo na ba? May mga marka ng dugo na nasa pader ng CR na siguradong tumalsik doon nung mangyari ang krimen. Pero ganun man, yung sa mismong damit ng biktimang nakasandal sa pader, walang marka ng dugo. Dahil natuyo na ang dugo ni Mr. Otaka dun sa pader, at saka nalang nailipat dun ang bangkay mula sa orihinal na pwesto niya ng ibang tao bukod sa kriminal. Pero bakit naman nilipat pa ng pwesto yung bangkay? Simple lang. Dahil hinahanap ng taong yun ang negatives na dapat na nasa katawan ng biktima. Tama ako, di ba? Mr. Edward. Nung hinahanap mo yung negatives, tinignan mo rin yung bulsa niya. Kaya nga nalagyan ang amoy ng kulungo yung bulsa ng biktima, hindi ba? Sa kaba mo, hinugasan mo ang kamay at braso mo at nagbasa ka ng banyo. At yun ang ginamit mo para matanggal ang amoy mula sa bulsa ni Mr. Otaka. Yun ang dahilan kung bakit. Wala man lang amoy ang kamay at braso mo ng kulungo. Mr. Edward, umamin ka na. Marunong ka ng salita namin. Kaya hindi mo kailangan ng translator. Tamang sinabi niya sa inyo. Pinahirapan niyo ba ako? Malaking skandalo kung lalabas ang pictures na kuha niya. Napag-utusan lang ako para bilhin ang negatives. Nung marinig ko na tumayo siya para mag-CR, naisip kong sundan siya para makipagkasundo sa kanya. Pero patay na siya pagdating ko. Nakaupo at nakayuko siya sa CR. Alam kong mali ang gagawin ko, pero hinalughog ko pa rin ang katawan niya para sa negatives. Kung ganun, yung sumagot ng katok ko nung kinatok ko siya. Kasuhiro? Ayos ka lang? Nagulat nga ako nung kumatok ano. Pero kahit anong hanap ang gawin ko, wala pa rin yung negatives. Si Mr. Edward, pati na rin si Miss Chisero na kumatok mula sa labas, ay hindi may tuturing na kriminal. Kaya dalawa na lang ang natitira. Si Mr. Okay o si Miss Sugumi. Ha? Maguluhan lang ako sa testimonya niyo, sir. Nung sandaling humihingi si Miss Sugumi ng gamot, sabi niya wala si Mr. Sagiluma sa likod ng upuan ni Mr. Otaka. Teka, hindi
mo kasi sinungaling. Nakita rin niyo nung flight attendant. Basta ako, tulog ako noon, ha? Wala sa inyo ang hindi nagsasabi ng totoo. Yang magkasulungat na testimonya niyo pa nga ang nagturo sa akin sa tunay na may kasalanan. Kung ganun, sino pa talaga? Pwede ba huwag ka nga magpasuspense dyan? Ang tunay na pumaslang sa biktima ay si... Ang tunay na pumaslang sa biktima ay si... Miss Sugumi. Wala nang iba. Ha? Hoy, nagpapatawa ka ba? Ebidensya! Patunayan mong siya nga! Siyempre, meron akong ebidensya. Kung sa katunayan nga, na kay Miss Sugumi pa rin ang murder weapon. Sumailalim din siya sa physical search, pero wala. Kahit ano bang kapkapang gawin sa kanya, hindi pa rin siya mapaghihinalaan. Makakapasa rin siya sa metal detector sa boarding gate. Dahil normal sa mga babaeng may ganun. Normal sa mga babaeng may ano? At saka meron pag ganun bagay na makakapas lang ng tao? Maniwala ka, meron. At sasabihin ko sa inyo kung ano yan. Ah! Alam ko na! Tama yun. Ang tinutukoy ko, yung kanang underwire sa bra niya. Ano? Underwire sa bra? Hindi, imposible. Paano naman makakapas lang ng tao ang underwire ng bra? Sa tingin ko, pinatalas na yung wire bago pa siya sumakay dito sa plane. Pursadong lakas lang ang ginamit niya. Sapat na yun para tumusok sa spinal cord. Isang krimen na kaya ng isang babae. Kung sakaling tinapon ng kriminal, ang underwire na yun at nahanap yun ng mga pulis, yung babaeng may iisang underwire lang ang matutukoy na kriminal. Kung ganun, kapkapan si Chugumi para mapatunayang hindi siya. Hindi na kailangan, Noburo. Pag ginawa yun, mas mapapatunayan lang ang ginawa ko. Ano? Sugumi. Ipapaliwanag ko ang nangyari. Katabi ni Miss Sugumi ang natutulog ng si Miss Chizuru nung nagpunta sa CR si Mr. Otaka. At nang lumabas siya, muna siya na corner ni Miss Sugumi. Ginamitan siya ni Miss Sugumi ng panyo na may kemikal. Kaya nawalan siya kaagad ng malay. Doon na tinanggal ni Miss Sugumi ang underwire niya. At tinusok nga si Mr. Otaka sa cervical spinal cord. Kaya hindi na siya nakahinga. At habang tinutusok mo siya ng mga pinula siyang hawak mo. Kaya di sinasadyang nagasgasan mo ang batok niya na mapurol na bahagi ng wire. Tama ba? At para mapagkamalan na may kinalaman ng krimen sa negatives, ginamit mo yung maliit na gunting mo para putol-putulin. Tapos pinash mo sa toilet mo. At nang makabalikan na mula sa sila, tinuloy mo na pagkukumbay. Gamit ang knitted na sombrero at eye mask, pinagmukha mong si Mr. Otaka at tulog na si Mr. Sakinuma. May naitutulong ako sa inyo, ma'am. Sorry, miss, ha? May gamot kayo para sa hilo dyan? Meron. Ikukuha lang kita. Kaya nga si Mr. Okay, napagkamalan si Mr. Saginumang si Mr. Otaka. Pero ang totoo, patay na siya sa CR. Sa ginawang yun ng Miss Sugumi, nakagawa siya ng ilusyon na nasa tabi pa niya si Mr. Otaka. Kahit ang totoo, nasa CR na ang buhay niya. Ayos ka lang ba? Madilim nun sa cabin. At ang nakikita lang mula sa kumot ay bibigat ilong ni Mr. Saginuma. Kaya nga normal lang na mapagkamalan nga siya. Excuse me, para sa kanya yung gamot. Napatunayan ko ang ginawa ni Miss Sugumi yun sa pamamagitan nitong naiwan niya sa tabi ni Mr. Saginumang piraso ng negative. Posibleng dumikit sa kanya habang ginugupit niya yung negatives at nahulog habang sineset-up niya ang peking ebidensya. Ay, kung ganun yung bakanting upuan na nakita ko. Wala talaga nakaupo dun sa pwesto sa likod niya, kaya nalito ay. Pero kung may nakaupo pala dun sa likod ko, magiging imposible ang balak niya. Umamin ka nga, pinareserve mo yung upuan para siguruhin walang nandun, di ba? Nang sa ganun, walang sino mang makakapigil sa plano mo. Pero paano namang hindi magigising ng isang tao pag nilagyan siya ng sombrero at eye mask? Kung ang gamot na pinainom sa kanya ni Miss Sugumi ay sleeping pills at hindi kontrahilo, siguradong hindi siya magigising. At meron siyang hinandang sombrero sa bag niya para naman hindi siya magkaproblema kung may ibang makapuno sa kanya. Hindi. Sugumi, bakit? Nakunin lang niya yung grand prize photo dahil dun sa nangyaring sunog. Pero
Yung lutotong yun ang naging dahilan kung paano kayo nagkalapit na dalawa. Tama yan. Dahil sa photo na yun, nagustuhan ko siya. Una ko palang nakita yung photo na kuha niya, may kumurot na sa puso ko. Dahil na rin sa takot at trahedya sa isang sunog. Pati ang kahalagahan ng buhay. Napaka-espesyal niya para maipakita yun sa picture lang. Kung ganun, bakit nga? Dahil sa buwisit na photo niya, namatay ang kuya ko! Dahil ba sa siya mismong sanhi ng sunog? Tama. Nagsimula ang sunog sa apartment niya. Hindi nagtagal makapal na usok ang gumapang sa apartment ng kuya ko. Hindi ako makapaniwala ng umpisa. Pero, nung tinanong ko siya, kinagyabang niya pa yun. Dahil yun mismo yung magkakataong hinihintay ko. Kaya ako na mismo nagpasimula. Paano ko pa siya nang mapapatawad? Hindi ko pa alam. Masakit din sa akin to. Wala pa naman akong di makikita yung murder weapon. Nung inaabot mo yung bag ni Mr. Otaka kanina, may iba ako napansin sa kilos mo. Bang maalala ko yun, nakumbinsin na akong ikaw. Wala. Naisip kong yung matalas na underwire ang tumusok sa'yo kaya biglang nagbago ang kilos mo. Pero hindi naman ganun ka-obvious yun, ha? Maliit na bagay nga lang yun. Pero bagay na tumatak sa utak ko dahil sa naging kakaiba ang pinakita mong pagkilos. Yung maliliit na bagay na binabaliwala ang pinakamahalaga minsan. Ay, naku. Pagbida na naman. Porke nahipo niya kanina yung bra ko. Nalutas niya na yung kailangan paso. Kailangan ka namin makausap tungkol sa sexual harassment yun! Sexual harassment yun, Kodo! Uy! Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Ay, kasi nanaginip ako. Ay, papalipag-papalipag. Okay, yun! Ah, hindi. Pasensya na. Sleep talk lang. Pasensya na kayo sa abala. Grabe, napahiya ako dahil sa kakasalita mo pag tulog ka. Ang kulit mo, ah. Eh, hindi naman sadya yun, no? Naalala ko kasi yung isang flight natin last year, eh. Kaya yun, napaniginipan ko na naman. Tama ba sa dinadaanan natin, Ran? Kung dederecho tayo, sa Yaman o Tempo lang at tumbok natin ito. Ah, oo, ito yung shortcut. Hindi kita iligaw. Sandali, ah. Na-check ko na yun sa mapa. Ang alam ko, dito lang yung daanan, eh. Shinichi, hintay lang! Tingnan mo, diba yun yung sikat na Lucky Bookmarks na nauusa sa mga kabataan? Lucky Bookmarks? Hindi nga rin pamilyar sa akin eh. Pero madalas kasi nasi-feature yun sa TV, tsaka sa magazines. Pero yun lang ang alam ko. Ah, talaga? Teka, total naman aksidente na daanan na natin. Bakit hindi na lang natin tingnan? Ha? Kaso sige na! Kaso walang oras yun eh. Hoy! Welcome sa inyong dalawa. Bilin na kayo, ma'am, sir. Maswerte po para sa mga single at mag-boyfriend ng mga tinda namin dito. Kaya siguradong babagay po ito sa inyo. Tsak na hindi po kayo magkakaniwala. Hindi na po? Wow, ang galing pala. Bakit kaya hindi ko nabalitaan yun? Bagay sa inyo tong kulay sakura naming bookmark. Limited edition to, kaya mabenta talaga. Pang 2 weeks sana, pero baka bukas wala na. Pwedeng ganito lang o kung gusto nyo, ilagay natin ang mga pangalan nyo sa baba. O, di ba? Ang ganda talaga? Ano sa palagay mo? Ewan po siya.
papabili ng mga ganyang kakormihan. Ma! Ito po yun! Ito yung hinahanap ko! Mama, gusto kong bigyan yung classmate ko para pasalubong ko. Bili nyo naman ako. Sige na nga, cute naman talaga eh. Ate, di ba bibili kayo nito? Mauna na kayo. Ha? Hindi, okay lang yun. Pagkatapos mo na lang, di ba? Ha? Oo. Kayong bahala. Pasensya na, naubos na. Binili lahat ng batang babae yung natitira kong stock eh. Mamayang gabi naman kukuha ako ulit. Balik na lang kayo. Ibang klase pala dito, no? Gayang-gaya nila pati yung lumang kalye sa Kyoto. Oo na, sige na. Anong problema mo? High blood ka na naman. Ako? High blood? Normal lang sa akin to, no? Baka dito ang daan. Ano ba? Shinichi! Gusto ko lang matatapusan mo na. Sino pa yung loko-loko nagpadala sa akin ito? Gusto ka lang takutin ang mga yan. Baka fans lang yan ni Momoka. Sa dressing room yan nilagay. Kaya hindi ko maiwasang isipin na sa set yan nagkatrabaho. Buisit! Inggit lang sila sa kasikatan ko. Teka, tumigil ka nga. Ano ba? Matagal na tayong tapos na dalawa. Kinakabahan ako. Hayaan mo na ako. Teka, wag. Bakit hindi na lang si Momoka ang yakapin mo? Nag-aalala ako para kay Momoka. Pero sa totoo lang, publicity stunt lang ito. Dahil kung akong pipili, sa'yo pa rin ako. Anong ginagawa niyo? Kaya naman pala kakaibang kinikilos mo? Nakikipaglandian ka dyan sa ex mo? Dahil sa akin, kaya mo nakuha tong role. Kapag hindi mo itinigil yan, sisirain ko pelikulang to. Tanda mo sana yan. Bilis, habulin mo siya, kausapin mo. Bakit ba? Sa tingin ko, seryoso siya sa balak ng sirain ng pelikulang to. Ayoko namang mangyari yun. Maliit man ang role ko dito, gusto ko pa rin tapusin to ng maayos. Kung yan ang gusto mo, gusto mo namang suyuin ko sa'yo, di ba? Pasensya na kung naka-istorbo kami. Hindi namin sinadyang marinig yung pinag-usapan nyo. Miss, hinahanap kasi namin yung set ng pelikulang Ryoma's Holiday, kaso parang naligaw kami. Sumunod kayo. Samahan ko na kayo doon. Sige, salamat. Ay, may nahulog kayo. Naku, maraming salamat, ha. Eto. Buti na lang napansin mo. Shinichi! Grabe! Tingin ko sikat na artista din siya. Kausap mo sa idol Momo ka Hayashibara at saka si Reiji Sakuraba! Sino mo yun? Ano ka ba? Lumabas pa nga ang picture nung dalawa. Ang balita, nagde-date sila. Na-feature pa nga sila sa Friday, yung showbiz talk show. Ay, grabe! Nakita ko sila ng personal! Showbiz expert pala yun? Yun, no? Bakit? May problema, Momoka? Buka nag-LQ kayo na sa Kuraba. Hindi ka na ba niya napapaligaya? Bastos ka! Pwede ba liyan mo ako? Ano ba? Wow! Mahilo ako nakapasok sa isang movie set. Ang alikabok nga lang. Shinichi! Ano ba yan? Ayos ka lang ba, ha? Naku, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pagtaas kong ganyan sa espada, bigla na lang.
ng dumulas eh. Bakit kayo nandito? Matapos kami maghirap, mabisita lang kayo, Angel. Ganyan pa? Ano ba kayo, Papa? Pag hindi kayo nag-ingat sa ginagawa niyo, baka maka-aksidente kayo. Angel naman, hawakan niyo naman ang mabuti yung espada. Si Doyle ba to? Uy, Ran, nakarating ka. Kaso ha, long time no see. Ano nangyayari dito, ha? Bakit magkakilala kayo? Nagkasama na kasi kami noon na lumutas ng isang kaso. Oo nga, dinamalas ko sa kanya ang kakaiba kong deductions. Di ba, Doyle? Ang pangalan ng bagitong ito, Kudo. Kudo, Uncle. Mas kilala niya kasi ako sa nickname na Doyle. Mag-quit na ako sa role ko. Ano ba kasi problema? Para talaga sa yung role na Oreo. Kaya hindi pwedeng may ibang gumanap sa papel na yan. Kasi naman eh, hindi kaya makipagsabayan ng acting ng Ryoma nyo. Kaya kung ayaw nyo ako mawala, palitan nyo ang actor ni Ryoma. Ako direct! Kung may nababagay sa role na yun, ako yun. Kaya sa akin yun nalang ibigay. Uncle naman! Huwag na kayo makasawsaw dyan! Mabuti pa, dito na tayo. Maraming pang dapat doon. Siguro mag-understudy kaya sa akin si Fumiko. Tignan mo. Mukha naman may chemistry kayo ni Ryoma eh. Ano ka ba? Ganun ba kataas ang tingin mo sa sarili mo? Kaya ganyan ka mag-demand? Ako pa rin ang bida dito. Di ba dahil naman sa akin kaya mo nakuha yung role? Oo, tama yun. Kung hindi naman dahil sa kasikatan ni Momo ka, hindi naman mo poproduce yung pelikula eh. Di ba? Huwag ka makialam, support ka lang. Final na yun. Magde-decline na ako sa role. Teka, pakinggan mo muna ako. Ay, ano ko sa inyo? Sana na schedule tapos ganito pa? Paala nga kayo rito. Nakaka-stress pala dito, ano? Yung pagiging makasarili ni Momo ka ang dahilan yan. Malamang may lovers quarrel na naman sila ni Reggie. Ibig sabihin, totoo nagde-date silang dalawa? Lalo sila naging sikat nung malink sila sa isa't isa, Ran. At ang balita, nakuha ni Reggie ang lead role dahil sa impluwensya ni Momo ka. Nabasa ko rin sa magazine na yung Reggie yun. Pina-insure talaga ang mukha niya dahil guwapo siya. Hindi naman siya narcissist. Alam niyo, nabasa ko nga rin yun. Pareho tayo. Uncle, ano yung ginagawa niyo? Pag-artista, dapat palaging guwapo. Nakakainis! Pahamak talaga ang sakurabang yun. Ginali talaga si Momo, ha? Kung mawawala siya sa production na to, siguradong sira na ako! Freeze it! Salamat sa paghihintay. Heroes muna natin ang eksena on set. Stand by lahat, ha? Uncle, sasalang ka ng ganyan ang itsura mo? Ang problema sa itsura ko? Yung bigote nyo kaya, Uncle. Hindi naman nagpapatubo ang shinsen gumi ng bigote. Basta trademark ang bigote ko. Kahit ano mangyari, hindi ko aiitin to. Gawin yung realistic yung fight scene nyo, ha? Yes, Direk. Mabuti. Aasahan ko yan. Sakura ba? Opo. Okay, hantalan lahat. Ready? Pwede na po, Direk. Okay, game. Ready for main test? Ready! Rolling! Action! Pati nga, Shinsen Gumi, tumakas na kayo! Trabaho lang, walang personalan! Sakamoto! Manda ka na! Anong klaseng panimula ang pinabalak niyong dalhin sa basa? Halika! Ako munang kalabanin mo! Parang totoong katana. Hindi, props lang ang mga yun. Pero
But may spark. Meron kasing device na kinabit sa mga espada. Sa ganun, lumalabas ng spark yung kuryente. Ibang klase ka talaga, Doyle, no? Ang dami-dami mong alam. Para kang tunay na detective. Nagkataon lang na alam ko yun. Naalala lang naman ako kay Rachie. Kunwari ka pa dyan. Ang totoo, gusto mo lang siyang agawin. Nagkakaganyan ka dahil biglang sikat ang ex mo. Opportunista. Hindi ako ganon. Mahiya ka naman dyan. Ang isang ex-tong gaya mo, hindi na babagi sa kanya. Mr. Sakuraba, kailangan niyo pa po magpahinga. Hindi pa kayo pwedeng umalis ng ospital. Pwede ba tumigil nga kayo? Nasa loob ako pero dinig na dinig kayo. Ba't ganyan ka makapagsalita? Sobrang nag-alala ako sa'yo, kaya sumunod ako dito. Mawawala pa ba yung sugat mo sa mukha? Hindi na mahalaga kung mawala pa to. Pero bilang artista, masakit. Paano na yung role mo niyan? Ngayon lang dumating ang pagkakataon. Kakausapin ko na lang si Direk. Baka pwede ko pang ituloy yung role. Baliw ka na talaga. Umaasa ka pa ngayon? Makinig ka sa akin. Kung mawawala ako, wala rin mangyayari sa karir mo. Tingnan ko kung may marating ka kasama ng isang yan. Bahala kayo! Titingnan mo, parang ang tahimik dito sa set. Normal ang lahat. Pero posible palang makancel ang shooting. Ang laking problema ang dinala ng aksidente. Hindi basta aksidente. Ikaw si Shinichikudo, tama ba? Opo, ako nga yan pero... Kyoto Prefectural Police, Detective Inukai. Nako! Pasensya ka na sa atin. Ikaw, ha? Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Paano isang taon daw, eh? Ikaw nakalutas sa kaso sa aeroplano, ha? Nag-iusap-usapan ka ng pulisya. Pag may pagkakataon, kwentuhan tayo, ha? Sige, no problem po. Pero pwede ba i-check natin ang set? Yun lang pala, eh. Sige, tara. Saan ba? Doon po. Detective po ba kayo? May kailangan po kasi kayong malaman. Kung gano'n may nagpadala ng ganitong klaseng sulat kay Mr. Sakuraba? May hinala ba si Mr. Sakuraba kung sino nagpadala niyan? Isa siyang action star na naging mahina ang career.
Pero nung nagkakilala sila ni Momoka sa isang pelikula, nagsimulang makilala na siya ng mga producer dahil kay Momoka. Kaya umangat na uli ang career niya. Dahil pala sa girlfriend niya, kaya siya sumikat. Kaya maraming lalaki na iigit sa kanya, ganun ba? Hindi naman po sa ganun. Kasi nagsikap din naman siya. Kaso nangyari naman ang ganun sa mukha niya. Mawalang galang na. Pero ano bang relasyon niyo kay Mr. Sakuraba? Ang totoo, nagkasama kami sa theater company. Kaya nga ako nag-alala dyan sa sulat na natanggap niya. Ah, ganun pala. Kung pwede sana, pakisiguro na wala nang mangyayaring masama sa kanya. Salamat ulit. Posible kayang attempted murder nangyari dito? Kaso wala akong makitang trace ng gas leak ADR explosive material. Ano nga kaya sanhin ang pagsabog na yun? Nung nangyari ang pagsabog, puno po ng pinong alikabok tong lugar. Talaga? Pero hindi naman mag-iignet ang alikabok. Isa po yung dust explosion. Anong sinasabi mo dyan? Isang dust explosion. May characteristics na parang alikabok. Kung tutusin, para siyang powder. Powder? Pero hindi naman sumasabog ang powder, ah. Kung direktang lalagyan na po yung powder, hindi yung liliyab. Pero kung may kasamang oxygen at nakasaboy sa hangin, yun ang estadong posibleng sumabog. At kung may isang bahagi ng mixture na yun ang madikit sa apoy, madali yung kakalat at sigurado magkakaroon ng sapat na lakas para sumabog. Pag nagsaboy ng powder, may tuturing yung combustible material, kaya hindi malayo maging sanhi ng pagsabog. Kaya posible na yung kriminal at ang nagagamit ng kunwaring abo sa eksenang yun. At meron din peking espada na mag-i-spark sa gitna ng alikabok. At dahil hindi combustible ang peking abo, sinabi. Pinagitan niya ang peking abo ng flour powder o ng ibang powder na mas madaling liliyab. Ngayong nalaman na natin may threat sa kanya, hindi nga malayo nag-aabang lang yung kriminal ng tamang pagkakataon. Sadali, may naisip ka na ba kung sino ang kriminal, Kudo? Sa ngayon po, sir, wala pa. Pero kung iisipin mabuti kung sino ang may pakanap. Hanggat nandito pa si Momoka, wala makakapigil sa shooting natin. Sinisiguro ko yan sa inyo. Tama! Okay, walang problema. Salamat ulit. Sige. Walang kwentang producer. Teka, si Momoka. Tanaka? Po? Si Momoka? Nakabalik na siya kanina eh. Mukhang nagkulong na naman sa dressing room. Na naman? Tuwing sinusumpong siya, nagkukulong na lang siya palagi. Tanaka? Po? Puntaan mo na muna siya. Opo, Direk. Momoka? Pwede ko ba makausap? Nandiyan ka ba, ha? Momoka! Ang pinakakahinahinala po sa lahat. Kilala ko na! Si Momoka, di ba? Bago kasi yung pagsabog, siya ay nakipagtalo kami, Sir Sakurabe. At kahit pagkatapos noon, sabi niya magkukwit na siya. Kung gano'n, saraga! Ang kriminal! Si Momoka! Kanina pa ako dito, bakit bukas naman? Miss Momoka! Hoy, ano meron dyan? Ako si Detective Inokay, Kyoto Prefectural Police. Kasi kanina pa nasa loob yung bidang babae namin eh. Nandiyan sa loob? Opo. Okay. Ganun pala, sigurado kami tao dyan, ha? Opo, kasi nasa loob ang bolt mechanism niyan. Kaya sigurado may tao dyan sa loob, kaya nakalak. Ito lang ang daan papasok eh.
Malaking problema pala pag nagkasakit siya. Hoy! Buksan mo itong pinto! Buti ba, wasa akin na natin. Dali, sabay-sabay natin itulak. Dala, sabay tayo. Okay. Isa, dalawa, tatlo, tara! Matay na ba siya? Huwag siya tingnan. Silid na nasa loob ang kandado. Kung may ibang taong involved, imposible malabas siya mula doon sa loob. Nagpakamatay? Pero bakit niya yung ginawa? Sa tingin ko, malaking dahilan yung pagsabog na nangyari sa set ninyo. Yung pagsabog? Pero paano yun nagkaroon ng koneksyon sa pagpapakamatay ni Momoka? Ang totoo kasi niyan. Hindi aksidente ang naganap na pagsabog. Isa yung maituturing na attempted murder. Ha? Attempted murder? Paano nyo yung nasabi yun? Ganito. Simple lang. Sinadya ang pangyayaring yun para magka-wind explosion. Gas explosion? Mr. Director, yung ginamit yung espada para sa eksenang yun, may device yun na gumagawa ng sparks. Tama ba ako doon? Tama. Para lumabas na malakas ang labanan, gumagamit kami noon. Ba't naitanong nyo? Alam nung kriminal na may ganong device na nakakabit sa espada ninyo. Pati na rin ang tungkol sa alikabok na isasaboy nyo sa set. Kaya pinalitan nyo yun ng peking abo ng ibang klase ng powder na madaling mag-ignite. Sa makatwid, sinadya niya pagsabog na naganap. Teka, iba sa yung deduction na yun, Shinichi? Tama. Ang masakit, wala nang ang paalam, inalima-liba niya. At ang taong nagplano ng pagsabog para na rin maging sarhin na kabatayan ng Mr. Sakuraba ay nag-suicide as Miss Momoka. Sabihin niyo ba, hindi ba na nagkaroon kayo ng pagtatalo ni Miss Momoka kanina lang? Pero kahit na, ang babaw naman para gawin niya ang ganun. Nakatanggap ka ng death threat, hindi ba? Paano niyo nalaman niyo? Alam mo, nabalitaan kayo sa isang kapwa mo aktor dito. Isa pa, natagpuan ko to sa loob ng bag ni Miss Momoka. Mukhang sa magazine na tunagmula ang mga characters na ginamit sa death threat na pinadala sa'yo. Tingnan mo, ito. May ba ako? May relasyon kayo dalawa, hindi ba? Kaya mas malaki ang dahilan kung bakit masama ang loob niya sa'yo, di ba? Teka, paninirang puri na yan ah. Wala akong duda na ito ang nagtulak sa kanya para pagplanuan ang pagsabog. Mula sa mga pag-aari niya, nahanap ko rin ang bagay na ito. Kailangan pa nito ma-inspeksyon. Pero posible na kagaya nito ng powder na ginamit sa pagsabog. Malinaw na ang lahat. Si Momoka pala may gawa ng lahat. Sa madaling salita, ang sikat na si Momoka, matapos ang pagtangkang tapusin ang buhay ni Miss Sakuraba, ay nagpakamatay na lang dahil nabigo ang plano niya. Tama ba yun? Hakudo. Ha? Napansin ko lang masyadong malapit sa pintuang lubin na pinagbigyan ni Miss Momoka. Sa tingin ko naman, nagkataon lang yun. Ang iniisip ko lang naman, baka hindi yun suicide. Paano hindi? Aksidente lang yun? O pwedeng may posibilidad na may murder siya. At ang kriminal ay maaaring narito kasama natin. Nalimutan mo na ba? Nasa loob ang kandado noon at wala ibang pwedeng daan palabas. Kaya kung murder yun, paano tumakas ang kriminal? Masyado yata malikot ang imahinasyon mo, bata. Malalaman ko rin ang sagot sa misteryo niya. Kaso wala kang misteryo. Isipin mo mabuti. Simple lang ang sagot dito. Isa yung suicide. Murder yun? Suicide. Murder po. Sabi ng suicide eh. Kahit sabi isa ang high school detective, isa ka pa rin bagito. Kaya umuwi ka na nga, bata. Sige na, pumalis ka na dito, bilis. Oh, sige po, sir. Kailangan ko na rin magpahinga. Ha? Huh? Chichi?
Baliw talaga si Nietzsche yun. Saan ba kasi nagpunta yun? Hindi kaya pinatataguan niya na ako? Salamat po ulit, ha? Sige. Anong tinatago mo? Ano bang sinasabi mo dyan, Ran? Bakit kasama mo si Miss Fumi ko? Anong pinag-usapan nyo? Pinag-usapan namin ang tungkol sa bookmarks. Ibibili mo ba ako? Ha? Ah, kasi... Oh, sige, okay. Eto, pwede to? Matagal na ba kayo nagtitinda ng bookmarks dito? Oo. Alam nyo, limited edition ang kulay sakura ng bookmark na to. Kunin nyo na. Baka bukas lang, ubus na agad to. Pwede nang gamitin ang ganito lang to. Pero kung gusto nyo, pwedeng ilagay ang mga pangalan nyo sa ilalim. Wow! Parang maganda din ang design na to. Ba't kulay sakura ang gusto mo? Wala lang. Ngayon alam ko na. Shinichi! Saan ka pupunta? Punasagot sa misteryo. Ha? Hoy, teka, hintay! Shinichi! Paano na kung bumbay? Teka! Tuloy pa rin ang shooting sa ngayon, pero baka palitan ka na sa lead role dahil sa sugat mo. Okay na yan, no? Ano? Isipin mo na lang na maswerte ka pa rin dahil hindi ka natuluyan sa pagsabog. Hindi ba parang ang malas ng mga nangyari? Alam nga namang swerte pa yun. Kasalanan mo kung bakit patay na si Momo ka. Sagot sa misteryong nakuha mo. Nagdala ang kriminal ng lubid na lihim niyang nilagyan ng tali sa dulo. Pagkatapos... Ano na? Alam mo, nakakainis ka! Tapusin mo naman yung sinasabi mo! Hospital pa kayo. Nasunog pala ang bigote niyo, Papa. Wala nang trademark niyo, kaya pala ayaw niyong tumanggap ng bisita. Naku! Gano'n na nga yun! Kaya nga ito. Teka, may box naman dito eh. Naghahanap kayo ng peking bigote? Ahitin niyo na lang kasi yan. Buti nga, ganyan lang ang nangyari. Hindi kayo napahamak na husto. Sa bagay, sunog din ang buhok niyo sa ulo. Hey, Beck! Buhay na na isa aktor ang mukha niya. At para sa akin, bahagi na ng mukha kong bigote ko. Buhay na ng isang aktor ang mukha niya. Mukha? Ay, Papa. Kasalanan niyo to eh. Dapat iligpit natin to. Teka, bitiwan mo mga yan. Baka masira mo, sayang. Eh, kaso nagkalat na nga. Huwag yan. Akin na rin yan. Baka magamit ko pa yan eh. Ay, ito. Bagay sa akin. Ay, huwag pala to. Hindi bagay. Teka, ito na lang po, Papa. Ay, ito na lang.
Bagay sa akin to, new look. Eto. Ngayon, naiintindihan ko na. O bakit? Anong nalaman mo? Naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Dahil sa uli, iisa lang ang katotohanan. Sa inyo, nandito tayong lahat ngayon dahil pinakausapan ako ng high school detective na yun na papuntahin kayo. Akala ko, nalutas na ang kaso ni Momoka bilang suicide. Kasi ang totoo niyan. Ang totoo, hindi nagpakamatay si Miss Momoka. Ano ba yan? Hanggang ngayon, ipipilit mo pa rin murder yun? Sa loob lang ang kandado ng dressing room, kaya imposibleng pinaslang siya. Ipapaliwanag ko sa inyong lahat ang misteryo kung paano. Una sa lahat, balihim na pinasok ng kriminal ang lubid sa loob. Pinaniwala niya ang biktima na may pag-uusapan sila, kaya siya nakapasok. At napas lang si Miss Momoka. At pagkatapos na, isinagit niya ang tali dun sa dibo at inangat ang bangkay. Ang tamang haba ng lubid ang sikreto para may sarang pinto. Tamang haba ng lubid? Parang pendulum po. Sa ganung paraan, kahit nakalabas na ang kriminal, gamit ang katawan ni Miss Momoka bilang pendulum, magagawa niyang ikalang ito sa lakta. Ganito ang ginawa niya. Una, inalis niya mga gitnang clasp ng medyas ng suot ni Miss Momoka. Pagkatapos, isinuksok niya magkabilang dulo ng bolt sa mga medyas. Pagkatapos, hinila niya ang bangkay na ganun ang kondisyon palabas ng pinto hanggang sa maaabot nito. Sa pagbitaw niya sa nakasabit na bangkay, hinila nito pareho. Tsaka niya sinamantala ng isarang double doors. Sa sandaling tumama ang paa ng bangkay sa pinto, makakawala ang bolt mula sa mga medyas. Yun ang ginawa niya para maisarang pinto mula sa labas. Kung titingnan, itong bolt, pati na rin ang pintuan, marami kayong mapapansin na marka. Katunayan to na yung kriminal. Nag-eksperimento muna ng ilang beses bago niya nagawa ng tama to. Kung ganun, sino ang kriminal? Pinag-isipan kong mabuti yan. At may dalawang tao lang ako naisip na may sama ng loob sa mga biktima. At ang taong pinakaposibleng gumawa nun ay... Pinag-isipan kong mabuti yan. At may dalawang tao lang ako naisip na may sama ng loob sa mga biktima. At ang taong pinakaposibleng gumawa nun ay... Si Miss Fumiko, ikaw na nga. Ano? Talaga? Si Miss Fumiko? Pero anong motibo niya? Pagseselos. Matindi ang inggit niya sa relasyon na mamagitan kina Reggie at Momoka. Pero bakit naman ako may inggit sa kanilang dalawa? Dahil sa dati na kayo nagka-relasyon ni Reggie, tama? Nung makita ko kayo magkasama kahapon, halata ko agad na hindi ordinaryong namamagitan sa inyo. Nag-research ako at nalamang galing nga kayo sa isang theater company. Pero matagal na kami naghiwalay ni Mr. Sakuraba. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Bakit ako magsiselos? Kung ganun bakit, may dala ka pa rin bookmark na pang mag-boyfriend. Alam ko yan. Yan yung bookmark na nagbibigay ng swerte sa mga magkarelasyon, diba? Binigay sa iyo ni Mr. Sakuraba. Sa katunayan, nakasulat sa ilalim ang pangalan yung dalawa. Nadampot ko yan kahapon, diba? Salamat. Kaya alam ko kung nakasulat. Sandali. Bigay niya to. Noong panahon na nagsisimula pa lang kaming lumabas ng magkasama, nanghihinayang lang akong itapon. Malabong ganun na yan, kaluma. Bakit naman? Dahil limited edition lang ang ganitong klase ng bookmarks. Sabi nung tindera, 2 weeks lang itong itininda. Tinatago mo talaga to. Dahil mahalaga pa rin siya para sa'yo. Kaya naman, ebidensya to na may pagtingin ka pa kay Mr. Sakuraba kahit hiwalay na kayo. Fumiko, paano mo nagawang pagtangkaan ako ng ganun? Tapos, pinaslang mo pa si Momoka. Talaga bang iniisip mo? Kaya kong gawin ang mga sinabi mo? Kaya lang... Huh?
Fumiko. Doon na tayo sa istasyon para naman maikwento mo lahat ng detalye mo. Hari. Oh, sige na. Inaamin kong gusto ko talaga mamatay sila. Detective, ayoko talagang nakikitang kasama ni Rachie ang babaeng yun. Paano mo nagawa ito? Dahil kami ni Rachie. Kita! Mahigit 10 taong kami nagkasama sa isang theater company. Higit puro sarili mo na lang ang pinahalaga. Sabay kaming nangarap na maaabot namin ang kasikata. Hindi naman siguro masama na ma-develop ang feelings ko para sa kanya. Kaya lang si Rachie, bigla na lang na-involve sa babae niya. Ipakiramdam ko iniwan niya ako sa Erin at mag-isa na niyang naabot ang pangarala niya. Alam ko nakipag-relasyon lang siya sa babae niya bilang publicist. Nung mangyari yung pagsabok, nakita ko kung paano nasunog ang mukha ni Rachie. Pakiramdam ko nakaganti na ako. Kung ganun pala, yung pagkamatay ni mismo mukha, sinong... Ewan. Pero kung ako nang idinidiin ng mga pulis, sino pa ba, di ba? Miss Fumiko. Paano, Mr. Sakuraba? Mukhang kailangan na natin magpaalam. Wala ka namang kakayahan sa pag-arte at ngayon sira ng mukha mo. Siguradong gagapang ka na mula ngayon. Galingan mo sana. Hindi ako makapaniwalang mali pala ang deduction ko nung una. Kuno, sa huli, isang katotohanan. Paano na kaya si Fumiko ngayon? Kung saan naman siya nang umpisa sa lahat ng mga ginawa niyang kasalanan. Kaya pagkatapos nito, full-fledged investigation naman. Full-fledged investigation? Eh di ba umami na siya? Wala pa kasing physical evidence na nakukuha. Kung may naiwan si Miss Fumiko sa crime scene na magtuturo sa kanya, tsaka pa lang siya makakasuhang murderer. Shinichi, malapit ang schedule natin sa bullet train. Oo nga pala. Alis na kayo ngayon? Detective man, estudyante pa rin ako. Kailangan kong pumasok. Deduction lang ang sa akin. Pulis na ang bahala magtuloy. Sige po. Na para sumuko ka? Oras na para tapusin ang laro. Ang tunay na kriminal ay ikaw. Wala nang iba.
Mr. Reiji Sakuraba. Habang nandito ako at nakikita ko, tsaka na mag-iingat ka sa pagkilos mo. Kaya nagkunwari akong umalis. Huwag mo kaming minamali, Sakuraba. Kahit sabihing detectives lang kami, kaya rin naman namin umarte. Diba, Doyle? Kung gano'n, kunwari lang yung ginawa mong pagdating kay Fumiko. Siyempre naman. Wala kasing ebidensya para patunayan ikaw nga ang kriminal. Kaya naman dumating tayo sa puntong ito. Mr. Sakuraba, talaga namang gusto mong si Miss Fumiko umadiin sa krimen mo, di ba? Kaya nga nag-iwan ka ng gamit niya sa set. Tama ba? Mali mo kung sinusunta ka! Gamit ang kamerang ito, nakakuha ko ng ebidensya. Ganun pa man! Ganun pa man, malinaw na ngayon na ikaw ang tunay na kriminal, Mr. Sakuraba. Pero teka, ano nga ba kasi motibo niya? E di pera. Sinadya niya talagang magkaroon ng pagsabog dito para magkasugat siya sa mukha at makakuha ng malaking pera mula sa insurance. Ibig sabihin, totoo ang chismis na pina-insure niya ang mukha niya? Ang pulisya na mismo nag-verify sa insurance company kung totoo yun. At dahil sa nalaman nila, nakatakda siyang tumanggap ng 300 million yen. Pero kahit nasabugan ka, hindi pa rin naman dapat nasunog ang mukha mo eh. Ito ang katunayan dyan. Nahanap ko ito sa loob ng costume room. Isa tong prop na gamit niyo sa shooting. Ang title, Book of International Law. Libro ng batas pandaigdigan nung Edo period. Tulad yan nung librong laging dala ni Ryoma noon, hindi ba? Pero sa loob nitong libro, sa pagitan ng mga pahina, ito naman ang nahanap ko. Isa tong fireproof material gamit sa mga fire door. Malamang nilagay niya to sa loob ng costume niya bago yung pagsabog. Bilang protection para sa kanya para sa injury. Dahil nga sa role niya bilang Ryoma, kahit makitang dala niya ang librong yan, hindi nga naman siya mapaghihinalaan. Tama yun. Pagkatapos ng pagsabog, kumuha lang siya ng konting abo at pinahid niya sa sarili niyang mukha para mapagkamalam na sunog siya. Ano sabi mo? O ikaw, alisin mo nga yung... Ano? Yan lang ang sugat mo? Eh kahit makeup lang, matatakpan yan. Kahit pagano kaliit na sugat, sugat pa rin. Buhay ng isang aktor ang mukha niya. Parahan mo lang yon para magkapera. Wala pa rin kayo napapatunayan sa mga deduction nyo. Teka, siya rin ba ang pumaslang kay Miss Momoka? Salamat kay Miss Momoka. Malaki ang isinikat ni Mr. Sakuraba, hindi ba? Kaya nga lang, naging sakit na siya ng ulo sa'yo. Kasi si Miss Momoka, masyadong makasarili at selosa. Kaya, pinaslang mo siya, pinalabas mong suicide. Nag-iwan ka rin ng magazine para siyang maging sa death threat sa'yo. Pati na rin yung plastic ng powder sa pagsabog. Gusto mo siya talaga maging sa krimen mo. Yung bookmark na regalo mo kay Miss Fumiko, sinadya mo rin yung para maging issue yung paghihiwalay ninyo. Ah, basta! Balak mo magsimula ulit gamit yung insurance money. Hindi mo kayang sumikat kaya gusto mong yumaman na lang, tama? Ang lakas ng loob mong paglaruan ng damdamin ng dalawang babae. Hindi ka namin mapapatawad! Bakit? Ano bang masama dun? Ano masama kung gamitin kong dalawang babaeng hindi ko naman mahal? Ni minsan hindi ko minahal ang isa man sa kanila! Wala kang puso! Ang sama mo, oy! Baka masira ka. Kahit konti, may halaga man lang ba sa'yo yung mga salitang binitiwan ni Miss Fumiko? Kung iisipin mo naman, kaya niyang lusutan ang mga ibinintang ko sa kanya. Halimbawa na lang, paano magagawa ng isang mahinang babaeng gaya niya ang buhati ng isang bangkay para palabasin yung suicide? Hindi ba? Kung ganun pala, bakit niya inako yun? Hindi mo pa rin ba talaga maintindihan? Dahil mahal ka niya, kaya nagawa niya magsakripisyo. Pero dahil sa sama mo, hindi mo talaga maiisip yun. Si Miss Fumiko, hindi lingid sa kanya ang krimen mo. Pero kahit ganun, hindi niya kayang ipahamak ka. Kahit iwalay na kayo,
Pangarap pa rin niyang makasama sa kasikatan sa kabila ng mga pag-iwan mo sa kanya. Para lang sa lalaking mahal niya. Nagsinungaling siya at pumahid makulong. Hindi mo ba talaga kayang makita ang pagmamahal niya sa'yo? Sinispuni ko. Para lang sa ikabubuti mo. Umarteng kriminal para sa kapakanan mo. Sa sinabi niya bago siya umalis, sa palagay ko, kinadadama niya pa rin sa'yo kung gaano kanya kamahal. Paano, Mr. Sakuraba? Mukhang kailangan na nating magpaalam. At ngayon sira na ang mukha mo. Siguradong gagapang ka na mula ngayon. Galingan mo sana. Fumiko. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang masaktan ang damdamin mo. Sorry, Rich. Fumiko. Bakit? Nagkunwari ako. Patawad. Pero bakit? Ginawa mo yan para mabitag ako. May tiwala ako sa'yo. Alam kong hindi ito ang tunay na ikaw. Sabay na marating yon. Gusto kong makita siyang umangat kahit sa malayo lang. Kahit ngayon, yun pa rin ang gusto ko. Pero bakit? Ang sama niya. Kasi magkasama kaming nangarap nung simula pa lang. Isa kang napakagandang babae, Miss Fumiko. Kaya sinisiguro kong marami ka pang pagkakataon. Ako si Koguro Mori ang tumitiyak dyan. Simula ngayong araw, lumakad ka na patungo sa isang bagong simula. At kung gusto mo, pwede kitang samahan. Ano ba, Papa? Uncle? Sabi ko nga eh, joke lang yun. Salamat sa'yo, Detective. Dahil sa'yo, makakapagsimula na ulit ako. Salamat sa paghanap mo sa nag-iisang katotohanan. Ay.
tayong alis dyan. Nakatakas ka sa mas matinding kapahamakan, di ba? Tama ka nga. Kung hindi ko narinig yung sigaw niya, hindi ko sana nahila ang papaniran at hindi ako nakalayo. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit hindi natin sila ihahatid sa station. Utang mo kaya ang buhay mo sa kanya. Tama na nga. Isa pa, sigurado namang mahaba pang pagsasamahan naming dalawa. Ang kudo na yon. Nagpapangga pa rin Doyle ang pangalan niya kahit listado na siya. Sa susunod, ako naman ang pupunta sa Tokyo. Siguro naman, okay na ngayon ang papa mo, di ba? Mas bagay daw sa kanya maging detective, hindi para sa kanya mag-artista. Pero bigla na lang tayong iniwan. Nung sinabi ni Fumi kong detective, ikaw at hindi si papa ang tinutukoy niya, di ba? Buti na lang, hindi yun naisip ng papa mo. Tara, umuwi na rin tayo. Nakakainis, hindi mo lang niya ako binilhan. Sa bagay, ano bang aasahan ko? Ano to? Namasyal kasi ako kanina umaga eh. Napadaan ako malapit sa templo. Malik pa tayo sa bullet train eh. Shinichi! Salamat sa'yo. Nilusan mo.